Nitong mga nakaraang linggo ay mainit ang usap-usapan sa narco list na inilabas ni Pangulong Duterte. Pero mismong PNP na din ang nagsabi na hindi nila masasampahan ng kaso ang mga nasa narco list dahil wala namang ebidensya. Hindi naman nakapagtataka. Karamihan ng nasa listahan ay mga kaaway nila sa politika o di kaya naman ay inililihis lang ang kaalaman ng mga tao upang maitago ang tunay na identities ng mga big-time drug operators. Kaya naisipan ko pong lumabas at ibigay sa inyo sa mga darating na araw ang totoong narco list. Hindi po ito unverified tulad ng listahan ni Pangulong Duterte. May mga dokumento akong ipapakita na magpapatunay ng involvement ng mga taong papangalanan ko. Ako nga pala si Bicoy. Hindi ko tunay na pangalan. For obvious reason, dahil na rin sa aking seguridad. Dati ako nagtatrabaho para sa isang malaking drug syndicate na nag-ooperate sa Southern Luzon, Visayas Region. Na-involve ako sa recording ng mga transaksyon kung magkanong pera ang nahalaan sa bawat leader ng sindikato 1-1. Umalis ako at nagtangka ako magbagong buhay. Ngunit hindi ako nilubayan ng sindikato muli sa napasukan kong bagong trabaho. At sa halip ay may banta pa sa aking buhay. Ang mga dokumentong ipapakita ko sa inyo ay galing sa operations ng sindikato. Kaya tinitiyak ko sa inyo na ang mga personalities na ibubunyag ko ay ang mga totoong big-time drug operator sa bansa natin ngayon. Ito ang tinatawag na TARA. Internal document ito ng sindikato at nakalista dito ang monthly allocation para sa mga principals ng sindikato. Hawak po ni Bicoy ang kumpletong records ng TARA simula pa noong 2010. Ito ang typical entry sa TARA. Meron niyang date. Nakalista ang codename ng principal, ang bank accounts na pag-aari ng principal, at ang corresponding amounts na ide-deposit sa accounts ng principal. Sa ilalim ay mga pirma para i-validate na tapat ang nilalaman ng list na ito. Tingnan po natin ang unang principal. Siya ay gumagamit ng dalawang codename, Polo Delta-TSG01 at Alpha Tierra-0029. Sa codename pa lang ay mahuhulaan nyo na siguro kung sino siya dahil malapit sa initials ng tunay niyang pangalan. Hindi rin masyadong bright. Meron siyang apat na account sa iba't ibang rural banks. At siya ang may pinakamalaking monthly share. Kanino nakapangalan ang mga accounts na ito? Meron din silang report ng deposit summary. May date po yan. September 30, 2015. Parehong date ng TARA. At may pumipirma bilang patunay na authentic ang report na ito. Yung account numbers ng ating principal number 1 ay nakapangalan kay Carpio Reyes Waldo at Carpio Waldo. At mapapansin nyo na ang amounts ay pareho sa nakalista sa TARA. Sino ba si Waldo Carpio? Siya ang kapatid ni Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte. Si Waldo Carpio ay undersecretary ngayon sa Department of Agriculture. Suriin natin ang account ni Waldo Carpio sa Naturang Rural Bank. Ito ang account summary ni Waldo Reyes Carpio for 2018. Meron ding tagabangko na pumirma para invalidate ang report na ito. Makikita na may monthly deposit na 30 million. Pero mas interesting, makikita na may dalawang malaking withdrawal o transfer of funds. 170 million noong May 28 at 210 million noong December 28. Saan napunta ang malaking perang ito? Ito po ay nire-remit sa isang international bank at dito lumalabas na ang pangalan ng may-ari ng codename. Ito ang summary ng remittances para kay Principal Number 1 simula 2010 hanggang 2018. May pirma din yan bilang patunay na totoo ang dokumentong ito. At tama ang hula ninyo. Ang account owner ay walang iba kundi si Paolo Duterte. Pati po ang remittances according sa account names na nakalista sa TARA. At tingnan nyo yung amounts na niremit galing sa LSBI account ni Waldo Reyes Carpio. 170 million noong May 28 at 210 million noong December 28. Parehong pareho ito sa withdrawals o transfer of funds na nakita natin sa account summary ni Waldo kanina. So, lumalabas, dami lang pala si Waldo Reyes Carpio at ang final beneficiary ay si Paolo Duterte. Tama,
Ang unang principal ng sindikato ay walang iba kundi si Paolo Duterte. Ngayon, alam niyo na kung bakit naglabas ng fake narcolis Pangulong Duterte. Upang malayo ang atensyon sa tunay na principal ng totoong sindikato. Siya nga pala, totoo pong may tato si Paolo Duterte. Personal kong nakita ito. Kaya ayaw niyang ipakita dahil sa tato mismo may kasamang code number. At ang code number na ito ay parehong numero sa code name na ginagamit niya sa Tara. Kaya ayaw niyang ipakita dahil sa tato mismo may kasamang alpha numeric code. Ang alpha numeric code na ito ay makikita sa taas na bahagi ng dragon na tato sa kanyang likod. Nasa ilalim ito ng mata ng dragon. Ito ay mayroong alpha numeric code na Alpha Terra 0029 na may Chinese symbol sa baba. Ang code na ito ay siya rin ginagamit niya na code name sa Tara at sa bangko. Yan po ang unang principal natin, Paolo Duterte. Siyempre, idinay ito ni Paolo at ng iba't ibang tagapagsalita ng pamahalaan, pati na din si Presidente Duterte. Para sa amin, simple lang. Kung gusto niya ang pabulaanan ng salaysay na ito, ipakita niya ang likod niya sa kamera. Kung wala siyang tato, tatahimik na kami. Yan po ang una pa lamang sa ating sering, Ang Totoong Narcolists. Sa susunod na episode, papangalanan din namin ang iba pang mga prinsipal ng sindikatong ito. Magugulat kayo sa mga pangalang lalabas. Abangan!